Hey guys, welcome back to CordHub, and today in our lesson we are going to learn paano nga ba mag-transfer ng chords in a faster manner. So if ikaw ba ay beginner at nahihirapan kang mag-transfer ng chords and ganyan, like from G to C or to B minor, so don't you worry guys, kasi hindi ka nag-iisa and lahat tayo ay dumaan dyan. So we're gonna work through some steps for this lesson, no? So first is basic formation of chords technique. So like mga basic form like G or kung yan, review natin yun. Second is dapat nating ma-anticipate yung next chords na gagawin natin. Yan. So kung mag-G ka, so dapat sa memory mo, alam nyo na kung ano yung isusunod nyo na chords. Para yung sa muscle memory nyo, nabibuild siya na ito yung dapat na formation na gawin nyo. Okay, and finally, we will actually show the chords transition techniques, and sa middle ng lesson, may sasample tayo na song, which is ang Huling Il Bimbo. And by the way guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please click the subscribe button and notification bell below para update kayo every time mag-upload tayo ng tutorial, kasi everyday po tayo mag-upload ng guitar tutorial. So first is i-review natin yung chords na gagamitin natin sa sample natin na kanta. So first is ang G. So yung iba may G na ganito na yung ginagamit, yung tatlo lang ito, and most common na G is itong may ganito, so may ipet sa 2nd string 3rd fret and same here. Ito yung G. Yan. Next na gagamitin natin is C. Yan. Open here. Yan. Next is A7. A7 is ito. So ang bass ng A7 is ito. A string. So wala sa gitna ito. Open yung sa gitna. E minor. Napakasimple. Dalawa dito. And lahat yung isa strum. And next is the D. Yan. So, first of all, dapat yung wrist nyo, dapat yung ma-maneuver, depende sa chords na gagamitin. Isa yun sa technique na pag-aaralan natin. If nasa G ka, tapos magta-transfer ka na halimbawa B minor, yan. By the way, ito yung B minor. Naka-bar chord dyan. Yan. So, if you're a beginner talaga, it will take time to develop yung tone nyo. So, parang may kubal. So, sumunod sa akin, how many years of playing na, so, na-develop na yung kubal. So, it will help you na mag-bar. So, normal lang yung may ganyan at sa pinaka una. Pero, makaka-transfer naman kayo kahit medyo hindi pa kayo nakakaipit. So, from G. So, kung magta-transfer tayo ng B minor, pansinin niyo tong thumb ko pag mag-B minor ako. Yun, nawala yung thumb. Kasi, pag G ka, parang nakagrip ng bola. Yun yung grip niya. Same sa C and sa D. Pero kung mag-B minor ka kasi, then dito pa rin yung thumb mo, mahihirapan ka. So, yung mangyayari is yung thumb mo, dito na nakaposition. Para mo siyang pinupush yung gitara. Yan, parang ginaganyan mo yung gitara. Para may force siya, so tumutunog siya ng maayos. Yan, nakaganyan siya. So, i-maneuver niyo yung wrist din nyo. So, if from G kayo, so pag B minor, oh, naka-down na ako. Yan. So, isa kasi rin yun sa mabibuild sa memory muscle nyo. Yung mga position ng wrist nyo, position ng hands,
Yan. Yun. So, second na gagawin natin or papakita natin is dapat nyo i-anticipate yung next chords na gagamitin nyo. Like, for example, G to C. Yan. Pakita ko muna. So, pansin nyo, habang lumilipat yung hands ko, yung mga fingers ko na perform na to C. Kasi na-build na sa memory muscle ko yung pag gusto ko mag-C, naka-prepare na yung hands for C. Yan. So, sa beginners kasi, ang nangyari, hindi nyo pa alam kung saan i-position yung hands nyo. So, ang nangyayari, nag-one by one tayo. So, normal lang yun. Kasi nga, yung utak natin yung iti-train natin. So, bigyan ko kayo ng example. So, para ma-feel ko yung na-feel nyo. May chord ako dito na hindi ko kabisado kasi hindi naman to masyadong ginagamit. Yan. I don't know, nakalimutan ko yung chord name ng chords. Yan. Simple lang siya kasi naka-A minor siya. Or C siya. Combination. Pero may chords talaga nito. So, try ko mag-transfer from G to yun na chords. Wala, patay, di ba? So, hindi ko alam. Kasi nga, hindi pa yun nabibuild sa memory muscle. Go. So, kahit sinong expert siguro pag hindi niya kabisado yung chords, at first, nahihirapan tayong lahat. So, ang maganda dito is ipapractice natin siya. So, first muna is yung per chords muna tayo. Di ba? So, kung G, dapat marunong kayong mag-transfer from G to G. Okay? Yan. Yan. G. G. Yan. So, for preparation naman sa kantang ituturo natin, yung first chord is G. Next is A7. Pero, may A7 na G yung form niya. Ito. So, from here, magiging 2 fret higher. Yan. G pa rin siya, pero E7 yan. Next is C. Actually, ito yung C. Pero may gagawin tayo. Nakaiba. Ito yung C. Magiging C natin. Ika-8 na fret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. May labok pa. Sorry. Yan. So, ito yung C. Ito yung bass ng C. So again, G, A7, and C. So lahat same ng form ng G. So intro ito actually ng Il Bimbo. So if hindi kayo kabisado sa strumming, okay lang kasi paglipat yung tituro natin ngayon. Pwede lang kahit downward lang muna lahat. So yun, ibalik, pabalik-balik nyo yung pag-practice ng chord formation para mabuild nyo yung muscle memory nyo sa G. So G pa lang yan. Kahit relax nyo yung hands nyo tapos G kayo agad. So, kung kaya nyo na, G. Then, G. And, G. So, kita nyo, di pa nakalapat yung kamay ko, alam ko na yung G. Na-perform na yung G, di pa nakalatag yung kamay. Yeah. Yeah. So, second naman, is two chords from G. A7. Yan. Pansin nyo, pag A7 ko, alam na ng mga kamay, daliri ko kung saan sila pupuesto. Yan. O, nawawala yung dito. Humihiwalay na siya. Ito.
para mag-give way sa dalawang string. So yun yung practice nyo. Kahit ganyan lang. Simple lang naman talaga yung technique, guys. Practice lang ng practice everyday. Nung ako, nung nagsisimula pa lang ako, pagising ng umaga, gitara na yung kinukuha ko. Mga 4 hours or 3. Tapos pagbalik sa school, gitara naman. Sa school, nag-gitara din kami. Yun. So, practice lang ng practice. So, hindi ibig sabihin na pag beginner ka, parang ikaw lang yung nahihirapan. Actually, tayong lahat nahihirapan. So, ngayon naman, pag-aaralan natin yung song natin as a practice. So, alam niyo na yung intro. Halos lahat G. Yan. So, So, pwedeng ganito na. Tapos, next is G again. So, same pa rin yung chords. G, G, and G. Pero dapat alam nyo yung name ng chords. A7 and actually C to. Next is the refrain. Yan, yung apat. E minor, G, C, and D. Chorus is yan. Yan. So yun yung chorus na kanta, guys, and gawin nyo yung practice song para pag-transfer ng chorus para mas dali. And yun lang, guys. I hope you like the tutorial and don't forget to subscribe. Thank you.